hawak na raw ngayon ng isang sub-commander ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakir Abdullah At-Tiani at ang dalawang kasama niyang Pinoy. Ayaw naman magpadalos-dalos sa mga otoridad sa search and rescue operation para hindi raw mapahamak ang grupo. Nakatutok si Jun Veneracion. Siya si Yasser Igasan, ang Abu Sayyaf sub-commander na may hawak daw ngayon sa Jordanian reporter na si Bakir Abdullah At-Tiani at dalawang Pinoy crew sa kabundukan ng Sulu. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Igasan ang isa sa mga pakay ni At-Tiani na ma-interview. Isa siyang spiritual leader ng Abu Sayyaf. Siya ay nasa ilalim ng pamumuno ni Radulan Sahiron, ang leader ng Abu Sayyaf na kilala rin sa tawag na Commander Putol dahil putol ang kanyang kanang braso. Si Commander Putol ay 57 taong gulang. Si Radulan Sahiron, siya ang pinaka-leader ng particular group. Siya ang sinusunod dyan sapagkat siya ang pinaka-veteran o pinaka-matandang leader ng Roger Menelep Abu Sayyaf group dyan sa area. Kumpirmado mang bihag na ng Abu Sayyaf ang Jordanian reporter at dalawa niyang Pinoy na camera crew, hindi pa rin daw magpapadalos-dalos ang mga otoridad sa Sulu na maglunsad ng search and rescue operation. Ayaw daw kasi nilang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay ng mga bihag. Maayos naman daw ang lagay ng tatlo, pero base sa impormasyon ng Sulu PNP, inihiwalay na si At-Tiani sa dalawa niyang Pinoy na kasama. Hindi siya nakatali man o nakakulong, yun ang natatanggap natin mga report. Maingat pa rin ang mga opisyal ng gobyerno, hindi raw kinabiktim ang tatlo, pero mga bihag o hostages ang turing nila sa mga ito. Walang persahang pagkuha sa kanila. Sila mismo ang volunteer o sila mismo ang on their own will, sila ang nagpunta roon. Si Pangulong Aquino, hindi rin naitago ang kanyang pagkadismaya. We are monitoring the situation. I'm getting daily briefings. We will ascertain the latest briefing. Medyo confused yung information na umaabot sa atin dito. Pero ulitin ko lang, no? It shouldn't have happened if the guy had not misled the appropriate authorities. Yun ang issue. And he has caused us damage the same. But he will undergo a process to explain all of these things. Sabi naman ng Konsulado ng Jordan sa Pilipinas na sa ngayon ay tuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at ang Jordanian Foreign Ministry para sa kaligtasan ni At-Tiani. Mr. Bakir At-Tiani is Jordanian based on the information that we were able to retrieve from the information on his passport. So that has been confirmed by our Foreign Ministry back in Amman. But we also know with certainty that the Philippine government and the Jordanian government are communicating closely. Si Sulu Governor Socorta naman na noong isang linggo paggalit kay At-Tiani dahil nabahira na naman ang imahe ng probinsya. Ayaw pa rin ituring na bihag ang grupo ng Jordanian. Para sa akin, hindi pa. Wala naman na, hindi ko naman alam kung kung hinostage na sila dahil sumama sila, kusa sila sumama rin sa sinakyan nila na sasakyan na maliit na jeep. Para sa akin, namimisita pa rin siya rin. Dahil, you know, when you are free to move around, hindi ka naman siguro nakatali. Sa pagkakaalam ng gobyerno ng Pilipinas, wala pang ransom demand ang mga bumihag sa grupo ni At-Tiani. Mula rito sa Zamboanga City, Jun Veneracion, nakatutok 24 oras.